Walong universidad pinag-isa ng atikain at pangarap. Ang ipakita ang kausayan sa akademya at ipamalas ang galing sa sports. Ito ang University Town. Higit sa 4,000 hektarya ang campus na ito at ito ang nag-iisang national university ng bansa. Ang universidad na ito ay mahigit 100 taon na at may 15 campuses sa buong Pilipinas. Welcome sa University of the Philippines! Para samahan tayo libutin itong napakalawak na UP Dalaman, sasamahan tayo ng dalawa sa ipinagmamalaki ng UP Fighting Maroons. Ang mabagsik at palaban na open spiker ng UP Lady Maroons, si Nicole Tiamzon. Oo, at syempre, ang nagbabalik forward ng Fighting Maroons, si Chet Manuel. Hi guys! Welcome! Welcome sa UP. Shout out sa kanila, di ba? Isko at Iska? Si Jet, nakilala ko dati, ganyan pa kalaki. Pero ngayon, ibang klasika na. Kamusta kayo? Okay naman. Okay lang. Good. Alam mo, ano, sobrang dream school ko dito sa UP. Parang talagang hangang-hanga ako sa mga taga-UP. Lalo na mga student-athletes na nakabalansin ng studies and sports. Yeah. Parang lahat naman ng nag-aasam na makapasok ng kolehiyo, ang unang iniisip, UP talaga. UP. Kasi gusto lahat maging scholar ng bayan. Pero dito, ano ba ang nakaplano natin gawin? Well, iikutin kayo namin ni Nicole para makita nyo naman ang napakanggandang school. Oo nga. Ayun, oo. 400 hectares. Sama namin kayo. 400 plus. Hindi ko alam na ganun ka ba. Ako, excited na. Excited na kayo? Excited na. Let's go. Tara. Let's go. Okay, no? Puntahan natin. Sobrang ito. Magkano? Ang laki at lawak ng UP, sukatan din ng mayamang kultura at kasaysayan ng universidad. UP was founded in 1908. Ang UP ay nagsimula sa Manila. Ito ay itinatag sa Manila, itinayo sa Maynila, doon sa may Padre Faura. Pagkatapos ng Second World War, doon lamang nag-transfer ang UP dito sa Diliman. Nagsimula ito, 67 students lamang ang mga enrollee, pero habang tumatagal, nadadagdagan ng mga estudyante, kaya naisip nila na baka kailangan ng magkaroon ng mga bagong infrastruktura. Noong 1939, nahanap nga nila itong Diliman area, okay, 493 hectares. Pag sinabi natin State University din, ang UP ay siyang magiging pangunahing National University ng Pilipinas. And at the same time, ang UP ang magsisilbing pundasyon ng mga pambansang pananaliksik sa agham, sining, at kung ano-ano pang disiplina. Sa mahigit 100 taon, naitatag ang 15 campuses ng University of the Philippines sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ito ay tinawag na UP System. 30 national scientists, 34 na national artist, 7 presidente ng Pilipinas, at 13 chief justice. Pag sinabing UP, ang una pumapasok sa isipan ko, yung Oblation. Obra ng Filipino artist na si Guillermo Tolentino ang Oblation. Ipinagawa ito ng dating presidente ng UP na si Rafael Palma mula sa inspirasyon ng tulang isinulat ni Dr. Jose Rizal na Mi Ultimo Adios. Pero ang dami kasi nagtatanong eh, bakit nga ba hubad yung estatwa ng Oblation? Yun nga, kasi ang simbolo niya parang pag-aalay talaga. So paano ka mag-aalay kung may suit ka. Sa siguro human bayan. Excellence na hubad sa mga nakahubad sa bayan. Material possessions o kaya. Oo. Diba? Parang ikaw mismo yung humanity mo. Ang inaalay mo.
Pwede na mag-aral dito. Very symbolic para sa amin mga... Ba't talaga mukhang iskot-iskot ng bayan? Galing pare. Tinatawag din ang UP community bilang Diliman Republic at Microcosm of the Philippines. Ito ang tanging universidad sa Metro Manila na may sariling transportation system dahil nga sa laki at lawak nito. Etong UP ikot na to, talagang may stop ba talaga? Or minsan, kung saan-saan pwede bumaba? Actually, yung jeep na to, kung titignan nyo, yung mga bubong nila may different colors. Oo nga. Oo nga, no? Yung mga jeep, like kapag red, papuntang Katipunan, tapos kapag color yellow, ikot jeep, dito lang sa campus lang. Tapos kapag green naman, papuntang Philcoa. Tapos yung green na may yellow line, papuntang SM. Pero parang may narinig din akong tawag UP Toki. Ah, yeah. Yun yung parang baliktad na route, di ba? Oo, yung ikot... Meron din bang ganun? Yes. Yung ikot pa... as in... Counterclockwise. Clockwise, and then yung Toki naman pa counterclockwise. Nakalagay dun yun sa ano, UP Toki. Oo, UP Toki. Galing. Pwede ba tayong umigot tsaka tumoki dito? Pwede. Pero wala pa yatong Toki ngayon kasi wala pang pasok. Oo. Same lang din ba yung fare dito sa loob tsaka sa labas? Ah, hindi. Dito, pag ikot jeep, 6 pesos lang. Ah, okay. Pero kapag Katipunan, 7 pesos naman. Hmm. Yung pangayon nakakagulat eh, kasi may iba akong mga kaibigan na nag-aaral dito or nag-aaral dito. Kailangan mo talaga mag-jeep sa mga araw na kailangan lumipat-lipat ng building. Schools, ng buildings. Kasi napakalawak ng UP at hindi kaya yung 10-minute grace period para lakarin. So, ilang minutes dito to get from one class to another yung binibigay ng mga teacher? Actually, dito meron na rin traffic minsan. Eh. Yeah. So, minsan, much better kapag building to building lang, lakarin mo na lang. Pero kapag yung magkabilang dulo, kailangan mo talaga mag-jeep. Tapos kailangan siguro meron ka ding parang part ng allowance mo na set aside para sa araw-araw na para mag-commute ako. Tara! Tara! Kakasya ba tayo? Pwede pa naman. Kasya yan. Gusto may paraan. Kasi, hi. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Sa UPTOKI o ikot, bawal ang sabit, no? Bawal. Miss, pwede pa ako? Sabi yung mga estudyante, no? Pwede ba yung mga courses? Ano po course nyo? I don't respond to you. Ano mga course nyo? UPIS. Ang UPIS, dito na rin sa Manila. Nilipat na kasi dati diba na rin sa may UP Town Center. Oh, may mga moments ba na talagang itong jeep na ito, siksikan? Oo, kasi lalo na pag-uwian. Siya pag gano'n ng class. Paglipatan ng class. Pero yung gusto ko dito, napaka-practical. Tsaka, yun nga, kumukunti yung mga sasakyan dito sa loob na UP. Tsaka kasi yung simplicity, tsaka yung utility, hindi na ituturo basta-basta yan eh. Dito sa UP. Pero pag nandito ka, ramdam mo. Parang you against the world talaga. Parang pag nag-graduate ka mula dito, kayang-kaya mo na harapin kahit anong mga bagay. Oh, sa labas. Matututo ka talaga mong isa. Ito talaga, reality, no? Saka isa sa mga binibisita dito sa UP, itong oval kung saan umaga, hapon, gabi. May jogging. May activities lagi. Jogging. Ang school nyo ba laging open para sa mga gustong mag-workout? Yes. Yeah. Marami nag-jogging lang dito. Especially pag weekend. Sinasara nila yung oval. Gagawin sa mga kaya mag-ano? Oo. Oval. May time ko ba? Oo. Kasi feeling ko mag-workout tayo. Pwede. Saka grabe yung ano, no? Yung the way they say stop. Kuya Para. Para. Wait lang. Ay, kaya. Okay, let's go. Kuya Para po. Para. Saan yun? Eto. Ano nga ba mga activities dito sa Sunken Garden? Activities... Every year may ano kami, UP Fair. Mm-hmm. Every Feb, diba? Yes. Feb, yeah. Every Feb, so... Sakto sa Valentine's yun ah. Oo, yes. Maraming mga Valentine couples na pupunta. Marami nagda-date dito? Marami. Concerts. Ang 5-hectare Sunken Garden o General Antonio Luna Parade Grounds
ay matatagpuan sa eastern side ng campus. Tinawag itong Sunken Garden dahil sa basin-shaped formation nito na nakalubog. Ito ang pinakamalawak na space sa buong campus, kaya dito ginagawa ang iba't ibang school events gaya ng UP Fair, concerts at iba't ibang school activity. Ang napapansin namin, marami rin mga nag-training dito. Oo, anong sport ba yun? Maraming nag-football lagi. Frisbee, flag football, volleyball, grass volleyball, baseball, baga lahat, soccer. Lahat na, eh, no? Actually, dami. Kahit sino pwede pupunta dito para lang mag... Free for all ba to? Pwede ka pumunta lang, tapos you know, hindi na kailangan reserve. Hindi kailangan. Oh, okay. Mahirap i-reserve yun. Pero ito na ba yung gitnang-gitna ng UP? Kumbaga lahat ng schools ay nakapalibot na sa Sunken Garden. I think so. Okay itong oval. Eh, magandang magpapawis dito. Biking, jogging, training. Actually, marami nga pumupunta dito eh, no? Kahit na mga taga, ano, hindi taga UP, pumupunta dito. Uy, ang ganda naman yung nagja-jogging. Oh my God! Malupit, oh! Ma'am! Idol! Grabe! Idol ko kayo! Miss Karen, hello po. After ng ano, after ng show, pupunta pa dito para mag-jogging with the kids. So, oh, well, grabe, grabe. Unang-una, gusto ko maging fit tulad ni Gretchen. Number one. Pero number two, alma mater ko to. Taga-UP ako. Oh, kaya naman pala eh, it shows na you go always, strive for excellence. Yeah, and alam mo, ano the UP is one of the best grounds to run in. Yung isang oval nito is 2.2 kilometers. Mm-hmm. So you can measure how you're doing. No, I'm doing badly. Nakaka-52 na kayong rounds, ba? Grabe, grabe. Pero gusto ko lang kayo na introduce you to my kids. Hello! And Luca, syempre, say hello. Malupit na kid. Hi, Luca. Your crush. Oh. Hello. And David. So he's learning to bike. But you, okay. So parang bonding na rin with the kids, di ba? Pero Miss Karen, bukod sa yun ang pagja-jogging na dito, ano yung favorite or proudest moment nyo bilang isang UP student? Kasi sa UP, tinuturoan ka ng UP na sariling sikap. Mm-hmm. Ang UP is all self-initiation. Kumbaga, kung magaling ka, magsha-shine ka. I would have to say, just being a UP graduate for me, ano-ano na yun sa akin talaga. I wear it like a badge on my sleeve. Parang gusto ko mag-aral ulit. Well, Miss Karen, maraming salamat. Thank you for your time. Thank you po, Miss Karen. Kaya nga, he's so funny. Gusto niyo po makakita ng magandang nagja-jogging dito eh. Talaga po? Oh, anak ko. Alright. Susunod. Idol ko si Mary of the Defensor. Dito pala nina ko yung mga promulgation of the education ng ating nation. Madami tayong magagaling na statesman na galing dito sa UP. Kilala ang UP bilang public school at state university. Sa mahigit isang daang taon, nakagraduate ang 15,000 doktor, 8,000 abogado, 15,000 inhenyero, 23,000 guro, at 100,000 estudyante na handang maglingkod sa bayan. The famous Palma Hall. Narito na rin tayo. Bakit nga ba sikat na sikat itong Palma Hall? Actually, yung Palma Hall, isa siya sa pinakaunang building dito sa UP. Tapos, pinangalan din siya kay Rafael Palma. Naging president din siya ng UP. And then, dahil medyo kakaiba rin yung structure nitong Palma Hall, dito rin ginagawa yung different events. And photoshoots. Yeah, photoshoots. And then, so, most likely tinatawag din ito na Heart of UP Dilemma. Tsaka, bawat UP freshman, dito yata yung mga klase nila. Yeah, ito yung mga klase. Tsaka yung oblation daw, dito rin nagsisimula. Dito yung sila umiikot, no? Oblation run. Dito rin sila pumapasok. Para siyang, Supreme Court. Patuloy sa pamamayagpag ang mga eskolar ng bayan. Ilan sa kanila, sa larangan ng media at musika, gumawa ng pangalan. Gaya ni na Atom Araulio, Kim Matienza, Karen Davila, at Julius Babaw. Ang music icon, si Maestro Ryan Kayabyab,
background is ko rin. Pagdating naman sa politika, ang mga mambabatas na sina Alan Peter Cayetano, Franklin Drilon, at Richard Gordon, produkto din ng UP. Idol ko si Miriam Defensor. Dito pala nila ko yung mga promulgation of the education ng ating nation. Madami tayong magagaling na statesman na galing dito sa UP. At siguro, kasi ini-instill din yun sa mga estudyante na after nila mag-graduate from here, eh, mag-servisyo sila sa bayan, di ba? It's like obligation. Mm-hmm. Napaka-hands-on at mentoring yung pamamaraan ng paghubog namin ng mga estudyante, no? Natingin ko may kakanyahan at mas malalim yung karanasan ng estudyante kapag dumaan ka sa UP. Natutunan ko rin po sa UP na parang dapat huwag ka masyadong mag-depend sa sarili mong kakayahan. Huwag ka mahihiyang magtanong kasi super friendly at super ano rin naman helpful ng mga students dito sa UP. As a UP student, masasabi kong special siya na nangyari sa buhay ko. Pagpasok pa lang sa UP, malaking bagay na yon para sa akin na sa person or kahit sa kaninong student man dito. Makikita sa official university seal ng UP ang isang agila na nasa ibabaw ng tatlong icon na nagre-represent ng mga specialization ng university. Ang agriculture, engineering, at medicine kung saan kilala ang UP. Sa tingin ko, lahat ng disiplina ay sikat sa UP. Kung titingnan natin ang statistics ng UP, halimbawa ang mga facts and figures patungkol sa UP, karamihan sa mga national artists at national scientists ay galing sa Universidad ng Pilipinas. Karamihan din sa mga national academicians natin ay galing din sa UP. I think doon pa lamang alam natin na generally napakalawak ng saklaw in terms of excellence pag sinabi natin UP. So meron din tayo sa, I think sa walkway natin sa harapan, parang may Hall of Fame din, no, ng mga walk alumni. Of fame. Oh, walk of Fame pala. Walk of Fame. Walk of Fame. Ng mga kilalang alumni dito sa UP. Oo nga. Nga. Magandang tingnan. Tingnan natin. Tara. Parang, ito. Ang kilala ko yung mga... Yung Walk of Fame. Oo. Uy, kilala ko yun, no? Chamsun. Pero letter S. Ah! Pasensya na po kayo. Medyo sabig pa yung batang to, eh. Ano? So yung Walk of Fame dito, ito yung mga tao na from UP din. And sobrang malaking bagay yung contribute nila sa hindi man dito sa school sa Philippines. Mm. So hindi lang necessarily na ano na to sponsors. May mga sponsors. Na, may part na sponsors din. At meron din mga personalities talaga na tatak UP. Siguro big dream din, no, ang lagay yung pangalan mo dyan. Yeah. Marami pa naman space. Ukit ko nga pangalan ko dito. Sa 66 na national artists ng Pilipinas sa iba't ibang larangan gaya ng architecture, music at visual arts, karamihan lang naman sa kanila mga UP alumni. Gaya nina Levi Celerio, Botong Francisco, Juan Nakpil, Benedicto Cabrera, at Guillermo Tolentino. Isa din sa ipinagmamalaki ng UP ay ang kanilang main library na dinisenyo mismo ng national artist na si Juan Nakpil. The UP Main Library is one of the first few buildings that was constructed here in Dalaman after the war. It was constructed in 1949. Currently, we have around 1.2 million volumes of books. We have an excellent collection of Filipiniana materials. Susunod! Palihin mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Nice one! Pang-anig mo pa lang. Grabe! Yung tinuro ko sa'yo, lahat na-absorb mo! Galing ko, di ba? Except ito! Galing ko, di ba? Galing ko, di ba? Academic sinahangaan ng mga iskot-iska.
Kinalang palaban din ang mga Fighting Maroons pagdating sa sports. Isa ang University of the Philippines sa walong school na nakikipagtagisan sa UAAP. Isa rin sila sa mga founding members nito mula pa noong 1938. Nandito naman tayo sa bahay ng UP Fighting Maroons kung saan nagpa-practice ng basketball, volleyball at iba pang sports. Oo, ito. Tahanan ng mga atleta. Dito na doon sa Commonwealth eh, sa labas. Okay eh. Naman. Actually kami nakapag-tune-up game na kami ilang beses eh, with UP. So, ganda, laki pa na nito oh. Actually, itong gym na to, pag pumapasok ka dito, parang feeling niya all-in-one gym. Kasi lahat ng team nandito nagtitraining. Volleyball, basketball, taekwondo, jiu-jitsu, lahat. Fencing dito rin? Dito rin. Ito rin yung fencing. Table tennis. Iba nagtataka ko eh. Ilan ba ang sports meron ang UP? Actually, lahat. Basketball, volleyball, baseball, softball, tennis, table tennis. Football. Football, judo, taekwondo, chess, halos lahat. Yung cheer dance nyo ba? Yung street dance, dito rin nag-training? Yung street dance namin, doon naman nag-training. Yung pep namin, different place naman. Sa ano sila? Sa may Aldaba Hall. Since pag-uusapan na ni athletes, maliban sa inyo, nag-training ngayon, yung men's volleyball team. Yeah. Kausapin natin, tara. Hi guys! What's up guys? Pwede ba kami makisali sa inyo? Hello, hello! So, kamusta ang training? Ganitong oras ba yung training nyo? Mga ilang oras? 3 to 4 hours. Nakaka-refresh na makita sila na kanina, pag naglalaro ng volleyball o kaya sa UAAP, talaga kampas kung kampas eh. So, like, hi guys, kamusta kayo? Okay naman po. Mahihayin pala. Mahihayin. Iba. UP fight talaga. Yeah. Bersola. Fighting Maroons. Yan ang tawag sa bawat atleta ng UP na sumasabak sa lahat ng UAAP competition. At sa kanilang bagong official logo na inilabas lang noong nakaraang taon, makikita ang isang kamao na nakataas at sumisimbolo ng pagkakaisa ng buong UP community. Gano'n na kayo katagal naglalaro? Elementary pa. Sa UAP? Pakilang year mo na? First year. Lahat kayo first year pa lang. Pwede ba mga tune-up game ng konti? Oh, guys, kayo na yan. Alam na yan. Di ba kayo? Actually, balitan eh. Kami basketball, kayo volleyball. Tsaka, puro lalaki oh. Oh, yan oh. Okay na yan. Go, Robbie! Secret lang natin. Ibigay nyo lang palagi sa akin ang bola. Tapos, bibalik ko sa inyo. Okay, para manalo tayo, ibigay nyo lang sa akin, ibabalik ko agad sa inyo. Okay? Okay. Okay! After ng ilang rounds, syempre, panalo sila. Yay! Thank you. Ang galing mo! Ang galing mo! Nice galing one! Mo. Pang-aling na natin pala. Ang galing! Grabe! Yung tinuro ko sa'yo, lahat na-absorb mo! Galing ko, di ba? Except ito! Galing ko, di ba? Super. Kiss mo ako. Ayoko. After volleyball, hindi yung papatali mo ang girls dahil may ako. Basketball naman. O, sige. Okay. Ng ilang rounds, nako, talo kami ni Robby. Galing guys. Okay lang naman na talo kami. Basta panalo kami sa pag-ibig. Okay. Wala tayong malaban dyan. Tara guys, pahingin mo tayo sa labas. Talaga? Sige, pahingin tayo. Grabe, sarap. Pahingin.
Grabe yung ginagawa niyong training, yung passion niyo sa sports. Kitang-kita eh, sa loob ng court eh. Speaking of school spirit, paano niyo ba sineselebrate yung school spirit na yun? O paano sinusuportahan yung mga atleta ng taga-UP? Kasi dati, medyo hindi pa, yung mga UP students, hindi pa sila active pag-support ng sports. Pero kapag UP Pep Squad na, sin makikita mo, sobrang united sila. Tsaka pag street, dance. Dancing. Pero ngayon, pati nag-improve na rin sa basketball, sa volleyball, pati sa iba pang sports. Mga yung program ng sila. UP eh, paangat ng paangat, yeah. In all aspects. Pati yung support, nakikita na rin namin pag nag-galaro kami. Mas marami na nun. Feel ko ano eh, parang pwede ka rin maging UP street eh. Bakit? Kaya yung mga moves na sa basketball, parang pwede nga gawin. Pwede ba masapo lang ako eh? Ha? Ako ni sayo lang. Sige. Ito lang alam ko eh. Oh! Oh! Mayroon ganun! Mayroon palang tinatawa. Si Nicole. Si Nicole. Kanta na lang. Oo, oh, sige, sige. Ay, alam ko kumakanta to. Parang nakikita ko sa social media. Sige nga, kaya isang chorus lang. I'll be your crying shoulder. I'll be love suicide. Dedicated wow. Kay? Secret. Talagang honor and excellence ang ipinapakita ng bawat UP Fighting Maroons sa kanilang bawat laban. Kasama dyan ang ilang mga sports icon na nagmula sa UP gaya na lang nila Benji Paras, Ronnie Magsanok, at Eric Altamirano. Maraming sports icons ang nilabas na ng UP. Ayos. Hopefully, okay pala, no? Makasama namin dun sa mga siyempre, sports icons. Andun na kayo sa level nila eh, kasi dahil sa training din eh. Yapzon, iniwasan ng mga blockers. That's a point for UP. Ang paglalaro sa UAAP para kumatawan sa UP, maituturing na malaking pribilehiyo para kay Jet at Nicole. Patuloy silang lumalaban para bigyang karangalan ang kanilang eskwelahan. UP now with a 4-match winning streak. Playing for UP is super nakaka-proud. Siyempre kasi hindi naman lahat ng tao na bibigyan ng chance rin makapasok ng school. And syempre, yung UP, maganda rin yung education dito. At the same time, nabibigyan na rin ng chance yung sports namin na umangat yung level, may mga support na rin. And playing for UP is something na parang ibabaon mo after you graduate here. I've been playing for 4 years already. This is my 5th year, and to be honest, frankly, I haven't been where I want to be. It being my last year, I want to be remembered as the player of this team, or the leader, one of the leaders of this team that will pioneer the change, or to catapult the winning culture that the UP community really deserves. We've been supporting UP Maroons since the start of this year, early this year, when we started solidifying the partnership. Now, the support covers meals, merchandising. We also provide financial support. And actually, yung pinaka-importante na support na binibigay namin sa kanila is the vote of confidence. The fact na someone believes in them to deliver their 100% this season. Susunod! Laro na tayo ng game. Kung ano yung mapulot natin, yung makainin natin. Sige. O, akin na yung barbecue. Hindi, ikot mo yan. Sobrang sarap. Pag-pisa pa lang kami. Pag-pisa agad sa'yo. Ang magigiting na UP Fighting Maroons, di matatawaran ang pagiging palaban. Takes a shot and it's goal number 2 for the UP Fighting Maroons. Kadalasan, pasok sa top 3 overall points race ng University Athletic Association of the Philippines. Dario breaking up the play. General Steng waiting for him. And a foul from behind. At isa sa pinakapopular na athletic team, ang UP Pep Squad, ang heavyweight sa taunang UAAP cheer dance competition. Di rin pahuhuli ang UP Street Dance Club na nagdala ng 3 magkakasunod na championship title. Sa badminton, UP ang may hawak ng record bilang longest streak for most number of consecutive titles for both men's and women's badminton.
Sa judo at swimming, pumapangalawa rin ang UP sa championship ranking at pumapangatlo naman sa track and field championship standing. Malaking hamon para sa atletang sina Nicole at Jeff ang maisulong ang kani-kanilang sports sa UAAP. Dumaraan sila sa matinding programa ng pagsasanay. Siguro yung pressure na yun, parang iti-take ko as a challenge. Kasi, syempre, papasok ka sa isang university, maglalaro ka for your school pride. And, syempre, yung feeling pa rin na naglalaro ka, kasama rin yung team mo, and dinadala mo yung school mo na UP. My dream for the team is that, of course, we want to make it to the Final Four. We want to win more games than last year. But in order to do that, you have to focus one game at a time. Listen to the coaches, listen to me, and to the other leaders of the team. And I believe that we can do that if we stick together as a team. Lana will try again, gets it to go! Ang UP Fighting Maroons, handa nang gamitin ang utak at puso para bigyang karangalan ang alma mater. Carlos gets it through! Nasa likod ng maigiting na atleta, ang UP community at mga ahensyang naniniwala sa kakayahan ng grupo. Good ball movement by UP. And everybody loves basketball, diba? And Shoots to Go, being a community brand, we wanted to be part of that excitement. As we were looking for the teams na magiging partner namin, we found a perfect match with the UP Maroons. Because number one, they're humble. And number two, palaban sila. Well, the men's basketball team is very much privileged na sumuporta sa kanyang Chooks, because I think the biggest contribution aside from the financial support na nabibigay yung Chooks is really that they want the players not just to be ready for the basketball game, but to be ready for the game of life. Akademya man o sports, hindi maitatanggi ang malaking kontribusyon ng universidad sa paghubog ng huwarang estudyante at marangal na atleta. Sa mga impormasyon at kaalaman, nasabay-sabay nating natuklasan mula sa mga scholar ng bayan ang mga susunod ang isa sa mga dapat na bisitahin at siguradong babalik-balikan. Mang Larry! Ang pirot ako dito. Kumbaga, hindi ka pa nakakapunta ng UP kung hindi ka pa nakakapunta kay Mang Larry. Pero bakit nga ba sikat itong si Mang Larry? Siya yata yung pinakamatagal na nagbebenta ng pinakamasarap na isaw sa buong Pilipinas. Anong kakaiba sa isaw ni Mang Larry? Hindi ko alam. Kasi sauce, yung pagluto. Siguro yung sauce niya, saka yung gawin na hindi ko kasi gawa sa pagmamahal eh. So, pwede ba kaming order? Nakakailan kayo dito kay Mang Larry? Ako, 10. 10. 10 isaw? Yeah. At ganyan katawan mo? Actually, ganito katawan ko. 10 rin ako. 10. Yeah, ma'am. Actually, pagutom, makakarami. Ha? Pagkatapos ng ilang minuto ng aming paghihintay, tenen! Ito na, guys. So, sa inyo, chicken. Ito, ano ba to? Barbecue. Actually, hindi ko siya ma-distinguish. Hindi. Naglaro na tayo ng game. Kung ano yung mapulot natin? Yung nakainin mo. Sige. O, akin na yung barbecue. Hindi, ikot mo yan. Tapos, hindi siyempre magiging kompleto yung experience, so walang sauce. Oo, ito, matamis daw. Ito, manghang. So, pwede yung paghaluin. Kunting matamis. Gusto ko marami. Gusto ko maanghang. Merong one of each dito. Mula sa bochi, goto, tainga, at puwet ng manok. Sino mauna? Ladies first. Hugo, ano yan? Okay! Ayan yun! Isa! Tenga ba ito? Ate, ano ito? Tenga! Okay na, pwede na. Bird ng bird. Wala. Pagkatapos ng ilang rounds, naubos din namin ang order namin. Sarap daw. Kaso panalo si Mang Larry, ha? Oo, panalo talaga. Oo, okay naman din enda eh. Ilang kanto lang mula sa isawan ni Mang Larry at dito na kami sa aming next food trip stop. Area 2? Bakit nga ba Area 2 itong puntahan natin? Kasi JP Laurel Street lang naman ito, di ba? Area 2 to, tapos dun sa kabila Area 1, tapos 3 and 4. Okay.
Kaya, kasi may residential din dito, yeah, diba? May mga so, nakatira din. Oo. So, kung gusto mo ng iba't ibang food choices, talagang dito pupunta yung mga tao. Ang mga may-ari ay mga nakatira din dito? Yes. Usually, sila rin yung mga... Parang alternative livelihood din nila. Oo. Oo. Lahat na pwede mo isipin na pagkain, nandito lang. At ang maganda dito, student price. 55 lang actually, oh. 55, 60, 75. Aba! Sobrang mura. Lahat ng students na nag-dorm dito, dito talaga kumakain sa gabi. After training namin, dito kami pupunta agad. Yeah, ito yung lutong bahay. Yun? Ito yung lutong bahay. So aside from yung pagkain, super sikat rin yung LB Shake. LB Shake? Yes. Ano po yung mga... Bahay. Ano po ba yung mga best-seller niyo dito, Mami? Sisig. Eto. Gusto mo ba? Sisig. Kayo, ano mga madalas yung kinakain dito? Bopis pa, oh. Yung fried chicken, masarap. Ako, bopis. Sobrang sarap. Tapos sobrang init palagi ng kanin nila dito. Tapos may mga iba't ibang combo din sila. Mm-mm. Kasama na doon yung gulay, yung kanin. Imagine yung 40 pesos. Meron ko ng barbecue, vegetable, sa kakanin. Sobrang tipid, no? Hmm. Ano ba ang bestseller na shake nyo dito? Anong pangalan? Mango Graham. Ah, okay. Gusto nyo ba ng Mango Graham shake? Ako, gusto ko. Gusto ko. Pagkatapos mong kumain, syempre, hindi pwedeng mawala ang dessert. Tikman nga natin ang favorite panghimagas nila dito. Para sa mango na may grayhap, tapos naka-shake lang. Kaya ka mango grayhap eh. Isa rin sa mga puntahan ng mga taga-UP ang UP Shopping Center kung saan pwede ring mag-food trip. May mga maliliit na kainan at mga street food din. Dito rin namimili ng mga iba't ibang school supplies, ang mga Scott-Iska one-stop shop. Guys, maraming salamat. Sobrang panalo talaga yung pagpunta namin dito sa UP. Dream school nga namin to ni Robby. And marami pa kami natutunan tungkol sa kultura ng isang isko at iska. Sa totoo lang, halos araw-araw kaming dumadaan dito papunta Katipunan sa paaralan namin. Kaso lang, nabigyan kami ng bagong mata sa pamamagitan nyo. Dahil andami namin bago napuntahan, andami namin bagong nalaman tungkol sa UP. And sigurado, marami ang naghahangad na mapunta sa eskwelahan na ito. Marami man na sila, brother. Thank you. Good luck sa UAAP Season 79. Last year nyo ng dalawa. And sigurado ako ngayon, you will make your school very, very proud. Alam na namin yung definition pag sinasabi ng mga Fighting Maroons na UP Fight. Mm-hmm. UP Fight! UP Fight! Fight! Honor and Excellence, mahalaga to para sa mga scholar ng bayan. Utak at puso, yan ang Tatak UP. Ako si Gretchen Ho. At ako naman si Rob Domingo. Ito ang University Town.